Okay po, at magandang araw na naman po mga misis. At ngayong araw ay gagawa naman tayo ng isang popular na dish na kimchi. So, meron na po akong hinugasan dito na pechay Baguio. Bali, isa lang pong gagamitin. Pang sarili lang po ang ating gagamitin ngayon. At meron akong 2 cups na water. 2 tablespoon na glutinous rice. 3 tablespoon na sugar. Pwedeng gumamit ang white. Half cup na patis. 1 bell pepper, 2 pong sibuyas na puti, isang malaking cloves na ginger, at white radish, and then 1 cup na garlic. And then gagamit tayo ng Korean na red pepper powder. Bali, ito po ang ating gagamitin. So, unahin po natin ay gagayatin muna natin yung ating mga ano, dahil nasira ang aking blender. So, paliliitin ko lang ng gayat itong aking mga gagamit kasi ako ng portable na blender. Kaya, liliitan ko lang to para mamaya ay may blend natin na maganda. Ito, kukudkurin na lang natin yan. So, umpisa ko na po ito na paliitin para may blended ko siya na maliit-liit. At itong isa, bali, lalagyan natin sa pagbababara natin ng kimchi. So kaya maliit na maliit ito, bali handheld lang yung gagamitin kong blender. Kaya maraming bawang din ito kasi ito magbibigay ng pinaka parang strong flavor natin ng ating kimchi. Then, bali 3 days ko lang dito bago natin makain. Ibababad ko pa siya para mas masarap. Yan. Sasamahin ko lang to para may blend ko si mamaya. Then, luluto muna natin itong ating isang sauce. So, unahin muna natin pakuloy itong ating glutinous rice. So, gagamitan lang natin ng wire whip para maganda yung pagkakatunaw. Yan, hayaan lang natin lumapot yan. Then, lalagyan natin yung asukal. So, alagaan nyo lang sa halo para pantay yung pagkakalapot. So, antay lang natin lumapat itong maigi ito and then lalagyan natin yung asukan. So, pagkaginto niya siyang kalapot, lalagyan natin yung asukan. Thank you.
So ito okay na at palalamigin muna natin to. Mamaya babalikan natin to. So i-blend muna natin tong ating bawang at sibuyas. Ngayon dahil sasabihin natin yung ating patis. Bali, ito lang gagamitin natin. Kaya naman siguro ito. Ganito, pino na siya. Pwede na po yan. Then, habang natin lumamig naman yung isa, i-grater na lang natin ito para malalasahan natin ng konti yung ating ginger. Then lalagyan natin ng 1.5 na chili powder. So ganun karami talaga siya. Isa. At kalahati. Then lagay na natin yung ating niluto. So bali pinaka-paste lang to ng kimchi. Yan, okay na to. Bali mamaya ibababutan natin yung ating kimchi. Then ito naman atin hihiwain. Kumbaga ito yung pang-iibabaw natin siya, pinaka-mix niya. So, bali ano lang to ha, pang sarili lang. Pero kung gusto nyo, dagdagan nyo yung pagkapambenta.
Okay, pwede na yan. So, bali may mix lang natin to. So, mamarinate ko muna to sa paste niya. Para mamaya, ano na, dire-diretso na yung ating pagbababa dito. Ayan, maganda na siya. Tignan, no? Then, ito naman. Bali, lalagyan din ng ating sinang paste. Para babad na babad po siya. Kaya within 3 days, masarap na to. So, paulit-ulit lang natin gagawin itong ganito niyan. So, bali ganun lang yan, paulit-ulit. Okay. Bali, sasalansan na natin siya. Sasalansan na natin siya dito. I-stack natin siya ng mga 3 days. Then, lagyan natin ng nakagulay para pantay ang pagkakababad natin. Then, uli-uli. Yep, paulit-ulit lang yan. Okay, yan. Tapos, panguli, tignan natin lahat yan. So, balikan ito at babalikan natin yan ng mga 3 araw. Okay po. Then, ito, yung pinaka, ano, pwede pa kayong gumawa ng isa pang gawa sa pansarili. Maraming pa yan. So, bali, restore nyo lang to sa ref and then, good to go na yan. At after 3 days, ito na po yung ating kimchi. Ayan o. Napakaganda na po o.
juicing juices niya, diba? So lalagyan natin sa plating. Okay, oh. At maganda na yung ating kimchi. Okay po, to. Maraming pong salamat at huwag niyo po sana kalimutan mag-like and share and subscribe po at pakita rin po ang bell para sa susunod kong video.